Makakatulong to sa'yo. Makakailangan mo ng lakas ng loob. Para ilabas ang nararamdaman mo. Sigurado ba kayo gusto niyo marinig? Hindi yung gusto ko. Pero kailangan. Balik kayo. Buong gabi ako nasa laut para hanapin kayo. Takot ako sa lakas ng alon. Pero hindi ko inhinda yun. Dahil sabi niyo, babalik kayo. Paulit-ulit ko sinabi sa sarili ko na babalik kayo. Pero wala. Wala na pala talaga kayo. Mag-isa na lang pala akong aharap sa buhay. Galit na galit ako sa inyo nun. Halos isumpa ko ang dagat dahil sa ginawa niyo. Sinabi ko sa sarili ko na pagsisisihan yung iwan ako, lalaban ako, na mabubuhay ako, mapapatunayan ko sa inyo. Hindi ako bobo. Hindi ako tanga. Maharap ako sa inyo na may pinagmamalaki. Pero kahit anong pagtanggi ko, bumuon sa kaluluwa ko ang ginawa niyo. At kahit anong tanggi ko, maliit pa rin ang tingin ko sa sarili ko dahil sa inyo. Talunan pa rin ako dahil hindi niyo napakita sa akin na kaya ko manalo. Hindi lang ikaw ang talunan, Ruben. Pareho tayo. Hindi din ako nanalo. Alam ko, hindi matatahimik ang kaluluwa ni Rebecca hanggang hindi nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay niya. Mangyayari lang yun pag mahukulong si Adriana. Alam ko, Honay. At hindi ko ako titigil hanggat hindi nangyayari yun. Pero anong kapalit nun, anak? Ikaw ang makukulong dahil sa kaso mo. Hindi ko ata kakayanin yung anak. May kung yun ho ang kapalit ng lahat ng ginawa ko. Kung yun ho ang kailangan kong isuko para lang ho mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kapatid ko. Handa ho akong gawin yun, Nay. Pero hindi mangyayari yun, di ba? Hinahanda ko lang mo ang sarili ko sa mga pwedeng mangyari, Nay. Hindi mangyayari yun dahil ginagawa natin ang paraan. At tinutulungan mo ako ni Ruben. Sana may kalabasan ng lahat ng ito. Pero may pakiusap sana ako sa anak. Anak, pwede tanggalin mo sa isip mo na makukulong ka. Hindi ko kakayanin. Hindi ako magiging masaya kung nandun ka at wala ka dito sa amin. Hindi naaabuti sa inyo, Pagino. Hindi lang ikaw ang galit sa akin. Dahil pati ako, hindi mo kayang patawarin ang sarili ko. Nakakumpit pa sa buhay na. Huwag niyo aloko yung sarili niyo. Malayong-malayo na ang buhay niyo sa akin. Pero sinaktan kita. At kung pagmamahal ang sukatan para sa pagiging isang tao, para sa pagiging isang ama, wala akong binatbat sa'yo. Hindi makakabuti sa inyo magsalita ng ganyan. Baka lalo lang kayo mapahamak. Babalik na lang ako.
Nagbalik ako dahil may kailangan ako hingin sa inyo. Sandali. Kung may kailangan ka, ayaw kong magsayang na oras. Tungkol saan ba yun? Tungkol kay Anton. Anak, magpahinga ka muna. Hindi, Honay. Hintayin ko si Ruben. Hindi rin ako mapapalagay hanggat hindi pa ho siya nakaka-uwi. Anak naman, sa dami ng pinagdadaanan mo ngayon, baka naman bumigay katawan mo. Sige na. Ayos lang mo ako, Nay. Huwag mo ho akong isipin. Huwag mo kayong mag-alala sa akin. Isa pa, kailangan ho namin pag-usapan ni Ruben kung paano ho namin malulusutan ang kaso ko. Alam mo, anak, iniisip ko na lang. Sa lahat ng ito, nagdadasal ako na malalagpasan natin to at umiiwas ang Diyos sa atin. Tama na ho, Nay. Alam ko ho yun. Hindi nyo na ho kailangan pang ipaalala sa akin. Pero salamat ho. Inutos ni Anton na hingin ng listahan. Ikausap kayo. Ito bang naisip niyang paraan para mapalaya siya? Hindi, pare. Isip lang ang makakasabot niya sa ilegal niya negosyo. Pero para malaman kung sinong pwede kumalaban sa kanya. Si Tristan Corpus at Helena rin dito. Pamilyar ba sa iyong mga pangalan na yun? Hindi. Kung ganun, meron ba kayong kilala na pwede natin pagtanungan kung kilala sila? Hindi ko pa rin naiintindihan kung bakit mo pa rin ginagawa to. Kung hindi ito tungkol sa paglaya ni Anton eh. Ginagawa ko ito para sa babae mahal ko. Para kay Serena. Nalilipit sa gulong to. Para mahabol niya si Adriana na pumatay sa kapatid niya. Kahit sa ganitong paraan, mapatunayan ni Serena ang kasunduan niya sa mga taong nagpanggap na taga-NBI. Ang kasunduan pwedeng makapag-absuelto sa kanya sa mga kaso niya. Katapos na, pwede ko na siya ipakilala sa inyo. Si Serena? Kayong dahilan. Kayong dala sa kanya sa amin. Nagpapasalamat ako sa inyo dahil doon. Nilalayo niyo sa amin si Rosana Del Sol. Tulungan mo si Rosana Del Sol laban sa kaso ni Adriana Lamayre. Tama ba? Kailangan na mapagalan si Adriana. Talagay dyan ang lahat ng pangalan na nakaugoy namin sa negosyo. At kasabay ng pagbigay nito sa iyo, pag-amin na kasabot ako. Ako ang leader ng grupo ito. Oo, Ruben. Kriminal ang tatay mo. Naiiwan kita. Napagpadsa sa madumi. Kasukong-sukong na madumi. Pero siguro ito ng pagkakataon ko para maitama ang mga mali ko. Pagkakataon ang sinasabi ng Diyos na kailangan magbago na ako. Salamat. Balik ako.
babalikan ko kayo kakausapin ko kapatid ko si Leo.